magkano ang sweldo at ano ang magagandang benepisyo ng musikero na nagtatrabaho sa 5-star hotel abroad. Kung gusto niyo pong malaman, please stay tuned. Sa channel ko, ako po si Eve Crystal at gusto ko pong i-share sa inyo ang nalalaman ko tungkol sa sweldo at magagandang benepisyo ng musikero na nagtatrabaho sa 5-star hotel abroad. Pag-usapan po natin ang sweldo. Nag-range po ang sweldo mula 1,000 up to 2,000 US dollars a month. Hindi po ganun kalaki kumpara sa ibang profesyon ng mga nag-abroad. Pero ang oras naman po ng musikero ay iba din sa ibang profesyon dahil 4 hours lang po ang maximum working hours ng mga musikero. Gaya po ng 4 sets ng 45 minutes with 15 minutes break interval. Gaya po ng straight magpe-perform and then 15 minutes break tapos tugtog na naman po. All in all, 4 hours lang. Pag sumobra po doon, overtime. Kaya po marami pang oras ang musikero para gawin pa yung mga ibang bagay, maliban pa sa pagpapractice at pag-aaral ng kanta, pwede pa pong mag-extra income at mag-YouTube. At tungkol naman po sa magagandang benepisyo ng musikero, pagka po nagustuhan kayo ng agency para magtrabaho sa 5-star hotel abroad, sagot po nila ang lahat ng bayarin sa dokumento ninyo at sa visa ninyo dyan sa Pilipinas at dito po sa ibang bansa. Pati po ang back and forth tickets nyo, paalis at pabalik po sa atin sa Pilipinas pagkatapos ng kontrata nyo. Kaya po hindi nyo po kailangan gumastos ng sarili ninyong pera para po sa mga dokumento ninyo at maging sa pamasahe. Paalis at pabalik po sa atin. At yung iba naman pong bansa, nagbibigay ng 1 month advance salary bago po umalis ang musikero. Kaya may mga musikero po na hindi umaalis ng Pilipinas nang walang 1 month cash advance. At tungkol naman po sa tirahan, free accommodation po sa hotel. Dahil po sa hotel kayo nagtatrabaho, usually po sa hotel nakatira ang musikero. Guest room po na hindi nyo kailangang maglinis ng kwarto ninyo dahil may housekeeping service po araw-araw na maglilinis ng kwarto nyo, magpapalit ng towels, magbibigay ng mga complimentary things gaya ng shampoo, conditioner, toothpaste, toothbrush, at maging ng lotion. Kaya po makakatipid tayo pagdating sa personal use. Hindi ko po pinakita yung video para magmayabang o kung ano pa. Gusto ko lang pong bigyan kayo ng ideya tungkol sa accommodation. At sa pagkain naman po, libre po ang pagkain mula umaga hanggang gabi sa restaurant na pwede yung kainan. Kumpara po sa Pilipinas, kailangan po nating magluto at gumastos para sa pagkain natin. Malaki pong natitipid natin pagdating sa food. At para naman po sa mga health conscious, libre din pong gamitin ang hotel amenities tulad ng gym at ng swimming pool para po magpaganda ng katawan dahil kailangan po natin mag-maintain ng magandang physical appearance bilang musikero. Alam ko po na ang 1,000 o 2,000 dolyares hindi po worth it para sa iba na lumabas ng bansa dahil sa mga kanya-kanya nating dahilan tulad ng hindi natin maiwan ang pamilya natin at malaki naman din ang kinikita ng ibang musikero sa ibang bansa. Pero tulad po ng mga musikerong gaya ko na gustong makatipid, gustong makasave ng pera dahil hindi po enough ang kinikita sa Pilipinas, gusto ko pong i-share sa inyo kung anong meron dito sa abroad na baka po gusto nyo subukan kahit 6 months lang para makasave ng pera, para makaipon, para sa sarili o para po sa pamilya ninyo. At hindi lang po para makaipon, kundi ma-experience nyo po kung ano yung meron dito sa ibang bansa. At kapag hindi nyo po nagustuhan, at least nasubukan ninyo at nakalabas po kayo sa bansa natin for free. Kaya po ginawa namin ang partner kong si Jeff ang channel na to para po i-share namin sa inyo ang mga experiences namin bilang musikero at makatulong po, makapagbigay ng impormasyon ng mga kailangan nyo pong malaman tungkol sa musikero para po sa mga tulad namin may parehong profesyon at para po sa mga gustong maging musikero. Kung gusto nyo pong malaman ang tungkol pa sa kung paano maging musikero abroad at lahat-lahat po ng mga nais nyong malaman at katanungan sa isip ninyo,
Panoorin niyo po ang mga susunod ko pang videos at ang mga content po nun, at pwede rin po kayo mag-suggest na kung anong gusto ninyong content na pwede naming ma-share sa inyo. Leave lang po ng comment at willing na willing po akong sagutin ang lahat ng katanungan ninyo hanggat kaya ko pong sagutin. At gagawin po namin ang mga content na gusto ninyong ipagawa bilang musikero abroad. At gagawa din po ako ng video kung papaano ang paggawa ng magandang materials. Sa simple pong paraan, sa murang paraan, para po sigurado pong magugustuhan ng mga agencies ang video portfolio ninyo na ipapasa po nila sa mga employers. Para po hindi po kayo alukan ng mababang sweldo at makakahingi po kayo ng tamang sweldo at accommodation at yung demands po na para po sa kayahan ninyo. Para sa mga kapwa namin musikero at gustong maging musikero, gagawa po ako ng content tungkol sa kung paano mag-umpisa bilang musikero at kung paano makaka-apply sa abroad, papuntang abroad, kung sino po ang makakontakin, kung legit o hindi ang isang agency, maging ang mga patakaran ng iba't ibang bansa dito sa China at sa iba pa pong bansa dito sa Asia dahil may iba't iba pong kalagayan ang mga musikero na ipapaalam po namin sa inyo. Base po sa experience namin at mga dinaranas ng kapwa namin musikero dito sa China at sa iba't ibang bansa. Kaya po lahat ng tips na pwede kong ma-share sa inyo tungkol sa buhay musikero abroad ay i-share ko po. O sana panoorin niyo po ang mga susunod kong content videos na gagawin ko po. Ayan. At kung naging helpful po sa inyo ang content ng video na to, paki-like po at subscribe na rin po. Marami pong salamat! See you po sa susunod kong video. God bless po.